ako. Wala kami ano, monitor, man. Kaya pagkawala ka, Patrick. Okay na. Nayari mo. Niloko mo kami. Shout out kay Patrick! We love you, Patrick! We love you! Idol! Get Baloo! Magandang umaga po sa inyong lahat. It's Tuesday morning dito sa Pilipinas! Grabe! Katatapos lang po ng Global Prayer Revival Watch, and you can watch in replay, no? Yan lang po yan. Ay, siguradong pagpapalain kayo. Ayan, mabibless kayo. Simple lang naman ang pagpapalain. Simple lang naman eh. No? Ano sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things. Matthew 6:33 lang. Kanya, kailangan mo bang i-memorize yan? No? Ano nga naman? Ano sekreto? Kaya para malaman nyo yung pinag-uusapan namin dito, you can share and like at i-replay nyo yung Global Prayer Revival Watch. Okay! Every kissing is a blessing. Hindi mo na kailangang dumain. Every kissing is a blessing. Araw-araw biyaya'y dumarating. Every kissing is a blessing. Magpasalamat ka palagi sa ating King. Problema pa'y dumating. Just remember this one thing, that every kissing is a blessing. Pwede kayong mag-comment or pwede kayong mag-reply sa TV, BC TV Live. Bakit every kissing is a blessing sa buhay nyo? You can chat us dyan sa chat box. Bakit every kissing is a blessing? Once again, every kissing is a blessing. Hindi mo na kailangang dumain. Every kissing is a blessing. Araw-araw biyaya'y dumarating. Every kissing is a blessing. Magpasalamat ka palagi sa ating King. Problema may dumating. Just remember this one thing, that every kissing is a blessing. That every kissing is a blessing. Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga. Araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga. Pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga. Araw-araw ay masaya. Ano man ang problema? Ano ba? Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo noon, ngayon at kailanman. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi at hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo noon, ngayon at kailanman. Ang problema.
Tawagin natin si Kuya Paul. Paul. Paules. Ito, Paul. Ayun. Thank you po sa assist, Pastor. Ah, assist. Teammate. Pero yun po, dahil nagmamadali po si Kuya Pat. Hindi, joke lang po. Oh, sige po, manalangin na po tayo. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin. And Lord, maraming salamat po sa bagong araw at bagong buhay, Lord, na binigay niyo sa amin. And Lord, we thank you, Lord, dahil patuloy niyo pa po kaming ginising at hindi lang po basta ginising, kundi binigayaan niyo pa po kami ng maraming blessings. And Lord, continue to bless our viewers, Lord, and patuloy niyo po kaming gamitin sa ministry nito, Lord. And Lord, we praise you and we thank you for this day. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Thank you, Pastor Paul Coles. Tayo'y magpatuloy sa pagsamba. Alam ko sa inyo ay may mga pangangailangan, no? Pangangailangan pinansyal sa mga may sakit. Pinagaling na kayo ng Panginoon. This time as we worship the Lord, let's enjoy the presence of the Lord. Alam nyo, habang tayo ay nagsasamba, kumikilos ang Panginoon. Kaya nga, pasayahin natin ang Diyos sa ating mga papuri, sa ating pagsamba. Come on. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri, pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, walhatiin. Let's welcome Pastor Ted. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, walhatiin ka. Sa aming puso, sa aming puso, sa aming buhay, ang papuri't pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Pinsan pa sa aming puso, sa aming puso, sa aming buhay, ang papuri't pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, nagbabago aming Panginoon, mananatili kang tapat hanggang ngayon. Pag-ibig mo'y wakas, hindi kukupas. Katapatan mo'y hindi magwawakas. Once again, Rabbi Banjo! Di ka nagbabago, aming Panginoon. Mananatili kang tapat hanggang ngayon. Pag-ibig mo'y wakas, hindi kukupas. Katapatan mo'y hindi magwawakas.
For the last time, lahat tayo man. Di ka nagbabago, aming Panginoon. Mananatili ka, tapat hanggang ngayon. Pag-ibig mo'y wakas, hindi ko kupas. Katapatan mo'y katapatan mo'y hindi magwawakas. Ang katapatan mo'y hindi magwawakas. Uy, sorry. Masyado ako nag-enjoy sa... Grabe, sobrang nakaka-bless ang ating worship team. Ibang level ang energy. Ibang level ang kanilang apoy kay Lord. Grabe. Sobrang na-bless ako sa ating mga guests sa Global Revival Prayer Watch. Si Kuyang, of course, si Christine Joy, ang Vince Lister natin under the tribe of Joshua and Badette and Obeng. And of course, si Leia at Donya, Don Ed. Donya, Leia, Don Ed. Grabe, sobrang nakaka-bless. Napakadali, sabi niya. It's so easy. Matthew 6:33. Grabe. Ang iba, alam nila yung Matthew 6:33. Alam lang nila. Pero ang nahirapan po silang isagawa. Grabe, sobrang nakaka-bless. At ngayon, nasa TV Live. Grabe, from Global Revival Prayer Watch, Switch kagad. Sa ating TFBC TV Live. Ba, Patrick, alis ka na? dala mo yung backpack mo. Eh, hindi pa naman lalabas si... Ano, ba't ka? Nasa opisina pa yun. Ika, kaduda-duda ka, baka ibang susunduin mo, ah? Mamaya nga po pa lalabas yun. Naka-backpack na nga agad, oh. Eh, si Patrick, ah. Pero alam niyo, meron na i-co-confess si Patrick. Kasi pati kami dito, pinagtitripan, no? Mako-confess. True confession from Patrick. Okay, kasi... At hindi na kayo magdududa, no? Para may stop na yung mga allegations na ginagawa ni Patrick. Okay? Ang tanong ni Pastor Dandan kanina sa TFBC TV Live, sabi niya, bakit every gising is a blessing? Ayan ang tanong ni Pastor Dandan kanina. Dapat sagutin niyo yun. Tanong eh. Pagka may tanong, dapat may sagot. Ah? Pagka may sagot, dapat may tanong din. Jesus is the answer. Sagot yun eh. Okay? Ano ang tanong? Okay? If Jesus is the answer, ano ang tanong? Okay? So, dito, ang tanong ni Pastor Dandan bago tayo nagsimula sa TV Live, bakit every gising is a blessing? Let me read to you ang mga comments ng mga kapatid. Dahil nakita nila yung tanong, sabi ni Jethro Agbayani, kasi po, every gising is a blessing paggising pa lang ng umaga. Kasi po, paggising pa lang ng umaga, punong-puno na ng biyaya at pag-asa. Thank you, Lord. Yan po ang kanyang sagot kay Pastor Dandan. Sabi naman ni Doña Ming Subaba, every gising is a blessing. Amen. Hallelujah. God is always good. Kaya good morning, TFBC, Bishop Frank Santos, and God bless everyone. Sabi naman ni Kuya Lito de Guzman, itong masipag nating sponsor tuwing Bible quiz, no? Sa Friday naman, ang misis niya. Si Kuya Lito, sabi niya, blessing kasi mapapanood na naman ang mga masasayang tao ng Tarlac. Yun, grabe. Na masasayang tao. Bakit? May malulungkot ba tao dyan? Ang mga Tarlac lang ba? Okay.
Sabi naman ni Sharon Gonda, watching now, okay? Watching, nanonood. Sino pa? Ito, ano ito? Japanese ba ito? Chinese? O... Nakalimutan ko. Hallelujah, praise the Lord, sabi niya. Tapos, lima, animang love, no? Puso. Okay? Sa, sino yung, anong sabi? No. Si Merlinda Ramos, good morning po, Bishop. And all pastors, yan ba ang sagot niya, no? Ni, ano? Okay. Kasi po, di lahat nagigising sa umaga. Yan ang, kaya every gising is a blessing. Sabi naman, hindi lang po ang gising ang blessing, every tulog is also a blessing. Tama naman po, no? Kaya, totoo po yun. Sabi naman ni Doña Anita Beltran ng Hong Kong, every gising is a blessing dahil napapanood ko po kayo. Grabe, nakaka-bless po kayo. Salamat po sa inyong lahat sa TFBC Family, TFBC TV Livestream. Salamat, Panginoon, sa TFBC Family. Sabi naman ni Ace, si Kuya Ace, blessed na blessed daw siya naman, okay? Sabi ni Maricel Landingin, nanonood siya, is watching, okay? Sino ba ito? Si Christina Manawat, blessed morning, TFBC, maboy, TFBC family. Ito naman si Krisma Mapalo Sulay Carlos, every gising is a blessing kasi panibagong hamon ang aharapin today kasama si God. Aba naman. Amen. Okay? Si Ate Dors Galang from Texas po ito. From Sacramento, nasa Texas siya ngayon. Hallelujah. Good morning to everyone. Si Kuya Lito Tapang, wala pa siya. Nanonood pa lang, no? Si Rochelle Nash, every gising is a blessing dahil hindi lahat nagigising pa at malakas. Tama naman. Thank you, Rochelle, no? Okay. Si Berhel de Jesus, nasa Toronto, Canada. Every gising is a blessing. Ibig sabihin, another opportunity sa buhay natin, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Blessed morning po, Bishop, and all TFBC live crew and pastors. Si Betty Abara, ito yung nagpadala sa atin ng last week. Si Doña Betty Abara, sa Toronto din ito. Every gising is a blessing dahil yung iba po, di na nagigising. Tama nga naman, na-atake na, no? Namatay. Kaya, pasalamat po tayo dahil nagising pa po tayo. Amen. Amen to that. I agree. Okay? Si Kenneth De La Cruz. Kenneth Doctor. Kasi may Diyos tayo na nagbibigay ng lahat. Wow, hallelujah. Jesus lang, sapat na. Oo nga naman. Amen. Si Ace, every gising is a blessing dahil bagong buhay at bagong pag-asa na naman ang pinagkaloob ng ating Panginoon. Ito naman si Sharon Gonda. Actually, ganda yan eh. Mali lang, nagkamali lang nung i-register siya ng nanay niya. Ganda yan, hindi Gonda. Good morning po sa lahat. Every gising is a blessing. TFBC Live makes my day alive. Wow. Iba ka talaga, Doña Ganda. Ha? Robert Castro Jr. Oh, mabsi na naman tayo niyan, ha? Pagmulat pa lang ng umaga ng mga mata, makita ko pa lang ang asawa ko. Aroo, Diyos ko. At tina ka naman, kiss kay Mrs. niyan. Kuya Robert, makita ko pa lang ang asawa ko at mga anak. Blessed na po ako at ang buong maghapon puno ng biyaya. Ikaw na, Kuya Robert. Ikaw na. Okay? Si Ami Musni Avelino. Every gising is a blessing kasi buhay pa po tayo, may lakas pa tayo maglingkod kay Lord. At siyempre, maranasan ang pagpapala sa atin ni Lord kasi kapag patay na tayo, hindi na natin maranasan ang blessing sa atin ni Lord. Patay ka na eh, paano pa maranasan, di ba? Tama, Ami.
Si Christina Manawat, every gising is a blessing dahil nagising tayo muli para harapin ang hamon ng buhay na may pag-asa at may tiwala sa Diyos na di tayo pababayaan. Amen and amen to that. Okay? So, si Eden Velez, Doña Eden Velez, every gising is a blessing po talaga dahil paggising ko pa lang sa Don't Watch pa lang po, pinagpala na po talaga tayo. Tapos pagdating pa ng office, ayan, lalong pinagpala dahil may TV Live. Glory to God. Grabe, iba ka talaga, Doña Eden. Ha? O ito, itong masipag nating secretary sa SOL, Pastor Banjo. Sabi ni Jane, every gising is a blessing dahil may bago na naman tayong marireceive na opportunity galing sa ating Panginoon. Amen. Si Angel. Sino nga ito si Angel o an angel? Okay? Every gising is a blessing dahil nag-uumapaw ang pagmamahal ni Lord sa lahat ng bagay. Thank you, Lord. Hallelujah. Wow. Yung Tiga Davao, si Bio Marky, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Every gising sa blessing dahil hindi po nagkukulang ang Panginoon araw-araw at lagi siyang may handang pagpapala sa mga tapat. Yan, sa mga tapat na niyang lingkod. Hallelujah! What a mighty God we serve indeed. I agree, Kuya Bio Marky, no? Si Dwayne Agustin Palma, okay? Ang sabi ni Dwayne, good morning po Bishop and TFBC family. Ang sarap lang po sa umaga na umpisahan ang pakikinig ng Word of God at makinig ng worship songs. Thankful ako dahil kahit nasa work, pinapayagan po kami makinig ng TFBC Live. Mabuhay ang kumpanyang yan. Mabuhay ang business na yan, Kuya Dwayne. Doña Dwayne Palma. Okay? Si Robert Francia, every gising is a blessing kasi may bagong blessing naman. New every morning and new every morning. So yan. Si Bendy Tanyedo, kay ganda ng Tuesday morning dahil kasama natin si Lord. Si Anna Lisa Musni, every gising is a blessing. Bakit? Ano man po ang mga pagsubok at problema na may solusyon dahil kasama natin at may solusyon dahil kasama natin ang Diyos na nagbibigay ng lakas at kapayapaan. Na-bless ang ating mga viewers, no? Ang sarap-sarap pong pakinggan at basahin ang mga comments nyo. Talagang every gising is a blessing. Makita mo pala ang asawa mo, mga anak mo, ha? Ilang na bumukas ang mata mo, gising ka pa pala, tapos bagong umaga, bagong pasimula, bagong pag-asa, bagong pagmamahal, bagong kalakasan, bagong biyaya at pagpapala ang siyang sasalubong, bubulaga sa iyo. Ay, grabe talaga, no? Kaya di natin matawaran ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Sabi ni Benji Tanyedo, for the second time, sumesela na lang tayo sa gwapong... Ah, ito ang pinakamaganda. Actually, ito yung inihintay kong comment eh. Ah? Tama si Benji. Biro mo, pagbukas mo sa TV Live, tapos mukhang aswang na makita mo, baka ma-attacki ka. Eh, pagbukas mo sa TV Live, nakita mo yung poging-poging Bishop. At talagang... kahit gabundok ang problema mo, para bagang kayang-kaya mong harapin lahat. Merong gwapong bishop na sa harapan ng TV. Paano hindi ka may courage? Paano hindi ka bigilang ma-energize? Tapos napaka-pogi pa namang nasa worship team. Kita mo si Pastor Dandan, Pastor Banjo, Pastor Boyet, and Pastor Ted. Apo, hindi nyo pa nakita, andyan si Pastor Hans, andyan si Pastor Paul, andyan si Pastor Dennis. Mamaya, papakita namin kayo.
sa inyo, okay? Sino pa yung mga nandito na wala dyan? Kaya, ay talaga po, bawal po kasi ang pangit dito. Tinapako namin sa krus ang pangit. Okay? Kaya dito, puro pogi at magaganda, patay na po lahat ang pangit dito. Patay na po lahat. Okay? Lalo na yung kasimangot at mareklamo. Patay na po lahat sila. No? Patay na po. Kaya, huwag kayong maglala. Lahat na nakikita, ito na lang po ang mga natitirang mga pogi at gwapo. Okay? So, actually, dialogue niya yun eh. Dialogue ni Vice Gov yun eh. Si Kasada. Sabi niya, Bishop, lahat ng kalahi nating Santos, tayo na lang bubuhay. Kasi lahat ng pangit, pinatay na, sabi niya. Ang ibig niya sabihin, kami na lang dalawang gwapo na titira. So, tama ka, Benji Tanyedo. Walang kaduda-duda, no? Si Silvina De Leon San Diego, every kissing sa blessing kasi po kahit may pagsubok. Ayan. May pagsubok siguro si Silvina, no? Na pinagdadaanan, alam ko na si Lord lamang ang siyang pwedeng magbigay ng solusyon. Tama ka dyan, sis. Walang pagsubok na ibibigay ni Lord na di mapagtagumpayan. Correct ka dyan! May version, second, First Corinthians chapter 10, verse 13. Huh? Si Madeline Llorera, ito from Puerto Princesa ito. Mapagpalang umaga, TFBC family, God is good all the time. Oh, si Leslie Manalang, every kissing is a blessing is indeed because we will experience again His presence, His goodness, His faithfulness, peace, and unconditional love today. Correct na correct ka dyan, Doña Leslie. Wow! Salamat po sa lahat ng mga nag-comments. At kung gusto niyo pa mag-comment, bukas na natin babasahin, okay? Bukas, ha? Kailangan na memorize yan. Memorize yan. Mamaya, i-announce si Master Boyet. Ha? Kung ano ang mga bagong aklat na ating aaralin. Ulitin ko po, ha? Kung kailangan nyo po ng Certificate of Completion dahil mula sa Acts chapter 1 hanggang 28 ay kasama kayo sa Bible quiz, nag-walk through the Book of Acts tayo. If you need a certification, please give your name, complete name, okay? And gagawin namin kayo ng Certificate of Completion. Walk through the Book of Acts. Yan. Kung kayo ay kasama sa Bible quiz mula ng Acts chapter 1 hanggang Acts chapter 28, we can give you a Certificate of Completion sa Book of Acts. Mamaya, i-announce si Master Boyet kung ano ang ating bagong aklat na pag-aaralan this week. Hanggang sa matapos. So, yun po ang Bible quiz natin bukas. Okay. Sabi ni Ming Subaba, every morning sa blessing kahit madaming trials, pero ang pinaka masarap kasama natin si Lord every day. Amen. O ito si Lemar Ponsalan. Mapagpalang maga, watching from Kuwait. Wow! From Kuwait. Lemar Ponsalan. Paki-pray po ang kalusugan ng asawa ko, Lorna Ponsalan, sa kanyang goiter. At makahanap po ako ng work dito sa Kuwait. God bless. Wow. Lord God, bigyan niyo po ng magandang trabaho si Lemar na nasa Kuwait, Lord. Right now, Lord, open the heavens for him. At bigyan niyo po ng isang magandang trabaho, Lord, si Lemar na nandun sa Kuwait. Oh, Lord, to you we cry out, to you we call upon your name, and to you we pray. Thank you for opening a beautiful job for Lemar. At salamat din po sa pagpapagaling mo sa kanyang asawa na may goiter right now in Jesus' name. Tunawin, matunaw, mawasak ang tanggulan ng goiter sa asawa ni Lemar. In Jesus' name, we speak life and miracle and healing be upon his wife right now
in Jesus' name. Healing, healing, healing be upon his wife. Shalom, shalom, shalom. I pray and thank you na meron na po siyang job this month. We declare that this in Jesus' name. This month, magkakaroon ng trabaho si Lamar. Hallelujah. Sealed by the blood of the Lamb and by the Holy Spirit. Amen and amen. Kaya, asahan mo na yan, Lamar, in Jesus' name, kakaroon ka na ng trabaho. Lamar Punzalan. Okay? So, tayo po ay dumako na at hindi na po tayo magbabasa ng ating tinanong ni Pastor Dandang kasi bago magsimula ang ating TFBC TV Live kaninang umaga na kung bakit every gising is a blessing. That is a beautiful question, okay? Bukas itatanong ni Pastor Dandan kung bakit kailangan mong matulog tonight, okay? Ayan ang tanong niya bukas kung bakit kailangan ka matulog mamayang gabi, okay? Bakit dapat kasi gigising ka bukas ng umaga, okay? Dahil every gising is a blessing. Praise God. Alright. Deuteronomy chapter 1, verse 8 and 9. Verse 6 to 9. Yan ang ating pag-aaralan. Verse 6 to 8. Deuteronomy chapter 1, verse 6 to 8. Ito yung ating pag-aaralan ngayon at bukas. Okay? Sa Thursday si Joshua. Sa Friday, natapos na si Patrick. Si Kuya Obeng na naman sa Friday, And then next Friday, si Kuya Hans. And then, isasalpak na natin si Kuya Paul. And then, isasalpak na rin natin si Kuya PJ, no? Yung mga bagong staff ng TFBC. Right? Sino yun? Okay, Deuteronomy chapter 1, I want you to listen carefully. This is very important message. Chapter 1, verses 6 to 8. The Lord our God said to us at Horeb. Yan. Si Moses po at nire-relay niya ang kung ano sinabi ng Diyos sa Israel. Sabi ni Lord sa kanila, you have stayed long enough at this mountain. And then sabi sa verse 7 ito, break camp and advance into the hill country of the Amorites. Go to all the neighboring peoples in the Arabah, in the mountains, in the western foothills, and in the Negev and along the coast to the land of the Canaanites and to Lebanon as far as the great river, the Euphrates. Yung verse 7 and 8, yun po ang geography ng lupait na kanilang sasakupin. Okay? North is Lebanon, south is Arabah, west is the Euphrates River and Tigris, and then east pala yun, and then west is the Mediterranean Sea. So, napakaliwanag po. Maliwanag na maliwanag ang lupain na kanilang sasakupin na pinangako ng Diyos na illegally naninirahan diyan ang mga Canaanites at mga higante with their great walls. Hindi po biro, okay? God promised them a land called a promised land, a land flowing with milk and honey. Yan ang bansag, ang description ni Lord sa lupain na kanyang pinangako sa kanilang ninuno. A land flowing with milk and honey. In other words, masaganang lupain. Okay? Ang problema ay ito. Merong illegal settlers, mga squatters, sa pinangakong lupain ng Diyos. At hindi basa-basa illegal settlers. They are giants. They are the Amorites, the Girgashites, the Canaanites, the Hivites, at lahat ng mga termites at mga buoysites at lahat ng ites na yan, no? Yun po ay hindi birong mga naninirahan, mga settlers, mga illegal squatters and illegal settlers. With great walls ito, di mo biro.
with great walls. Kaya God sabi niya, inutusan nila niya ang mga Israelita, matagal-tagal na kayo na nag-stay dyan sa Horeb, sa bundok. Yan, sa bundok na yan. Kaya sabi ni Lord, hoy, gising, kailangan mag-alsa balutan na kayo and possess the land. The land is waiting for you. Nandyan na ang lupain, nandyan na lahat. Ang tagal ko ng pinangako, anong ginagawa ninyo? Yan ang sabi ni Lord. Hoy, gising! Pwede bang sabihin sa iyong katabi? Hoy, gising! Ha? Sa lahat na nandyan sa bahay niyo, sa opisina, o kaya sa business niyo, saan man kayo, o kahit na nagda-drive kayo, di kaya nagbe-breakfast, hoy, gising! Hindi para sa katabi mo yan, para sa iyo yan. Para sa ating lahat yan. Ang sabi ni Lord, hoy, gising! Yan. Ano bang ginagawa mo? Ba't nandiyan ka pa? Nagmumukmuk dyan. Ba't ka nandiyan? Ang tagal-tagal mo na dyan. Na-stock up ka na dyan. That is not your promised land. Yan po ang sabi ni Lord. Where you are now is not your promised land. Where you are now is not the right place for you. You may be working, you may have your own business, you may be opening whatever. But the question is that the right land for you? Is that the right place for you? Is that the right business? Is that the right job for you? Yan po magandang tanong. Kasi sa bawat isa sa atin, may kanya-kanyang nilaan na trabaho o lupain na pinangako ng Diyos sa atin. And as for the Israelites, it is a land called flowing with milk and honey. Abundant life. Hindi tigang. Ah? Hindi basa-basa lupa. Ito ay matabang lupa. Masaganang lupa. At talagang ito po ang pinaka-nanais ng lahat ng tao, ang lupay na pinangako ng Diyos. Kaya nga, walang ginagawa ang mga Israelita, kaya nag-squat ang mga illegal settlers. At hindi basa-basa, sinabi ko kanina, mga settlers or squatters, they are giants and they are terrorists. Ah, they are these the pirates, kumbaga sa Caribbean, the pirates of the Caribbean, no? The terrorists and these giants and hindi po basa-basa na mga cruel, ruthless, heartless people, matigas ang ayaw malis. And it's not their land. It's not their land. It's not their land. That land wherein kung saan sila nakatira, nag-squat, hindi kanila, ayan ay para sa mga Israelita. So, anong sabi ng Diyos sa mga Israelita? Hoy, gising! Ano bang ginagawa nyo? Naghihintay ang lupain, naghihintay ang trabaho, naghihintay ang business, naghihintay ang opportunity na nasa iyo. Iba ang nakikinabang. Yan ang nakakalungkot. Iba ang nakikinabang sa nilaan ng Diyos para sa iyo. Bakit? Tutulog-tulog ka pa. Bakit? Papetiks-petiks ka pa. Bakit? Wala kang ginagawa eh. Eh, pinagpapasad Diyos lahat. Hindi po ganoon. Ang Diyos po ay naglaan na. Meron ka na. Anong ginagawa mo with all the authority, with all the anointing, with all the power, everything that you need, binigay na ng Diyos, anong ginagawa mo? But the problem is, you always see that the great walls, you always see the giants, you see yourselves as grasshoppers, yun po nakakalungkot. You see the obstacles, the hindrances, these are the giants, the great walls. Nakakalungkot, pati ikaw, nakikita mo sarili mo grasshoppers or tipaklong. That's the greatest mistake, greatest sin na gawa ng Israel. Nakikita ang problema, hindi nakikita ang Diyos na siya ang may solution sa lahat ng problema. Na higit na mas malaki ang Diyos kaysa mga higante, higit na mas mataas ang Diyos kaysa mga strongholds, this fortress na tinatawag natin, great walls. And God never sees you as a grasshopper. He sees you as anointed daughters and sons of God. You are precious in His sight, created in His image. He has anointed you, given you authority and power and much grace. Biro mo ang Diyos na ang nagsasabi, hoy,
gising. Sabi ni Lord, you have stayed. Nag-ugat ka na dyan. Ano bang ginagawa mo? Nandiyan ka, wala kang ginagawa. You are not making effort. You are not making an action. Ha? Ang gusto mo, lahat-lahat ang Diyos ang gagawa. Eh, naghihintay. Ang lupain. Yes, there are giants. Yes, there are great walls. Yes, there are Canaanites there. But I am with you. What are you doing? Sabi ni Lord, break camp. Mag-alsabaluta na kayo. And advance into the hill country of the Amorites. Go and take possession. And then inulit niya sa verse 8. See, I have given you this land. Sabi niya, see, yan ang matindi. Napahinto ako. This is very strong. I want you to listen carefully. Underline, tatlo, o kaya bilugin niyo ang word see. Because what you see is what you will get. Kung wala kayong nakikita, wala kayong makita. Okay? Tandaan nyo. And the question is, paano mo makikita kasi iba ang tinitingnan mo? Yan ang nakakalungkot. Yan ang nakakalungkot. Kaya mga kabataan, kawawa. Kaya mga tate at nanay na walang ginagawa, mga tambay, puro babad sa TV, babad sa gadget, sa computer, sa cellphone. Sinasayang ang oras, ang panahon, ang energy dahil lang sa mga fake news, dahil lang sa mga lalaswang pananoorin. Hindi po kayo pakakainin niyan. Sisirain lahat yan. Papatayin niya ang imagination mo. Papatayin niya ang creativity mo. Papatayin niya ang pangarap mo. Papatayin niya ang destiny mo. Papatayin niya ang katawan mo. Everything. The devil is using all these things to distract you. And then once you are distracted, you are destroyed. And wala na talaga. Sayang po. Sayang mga oras. Be remote, we have 24 hours. June 14 na. Hanggang ngayon, wala ka pang ginagawa. Hanggang ngayon, nagmumukmok ka pa. Hanggang ngayon, nagsiself-pity. Hanggang ngayon, ang tamad-tamad mo. Hanggang ngayon, yung dati mong lifestyle, yan pa rin. Kaya walang pag-angat, pag-unlad, walang pagbabago, walang pag-aansenso ng buhay. God is directly telling you and me, sabi niya, hoy gising! Sabi niya sa verse 6, you have stayed. Matagal-tagal ka ng talon na. Matagal-tagal sablay ang buhay mo. Patagal-tagal ng ganyan ang buhay mo. Paulit-ulit na lang. Every year, every now and then, every week, every month, every year. Alam na from June to August, may gawat, gawat, gawat. Yan ang natimo sa mind mo. Pero wala kang ginagawang solusyon. Alam mo namang, June to August, what are you doing? Every year, every now and then, yan na lang ang nangyayari. Ha? Alam nyo, tuwing naliligo ako sa umaga, namumroblema ko sa mga langgam. Ewan ko. Ang dami-dami. Binubuhusan ko na nga ng mainit na tubig. Na binubuhusan ko ng alcohol. Yung malakas na power pressure. Tuwing babalik ako, nandun na naman sila! Hindi sila na nawawalan ng pag-asa. Bakit? Eh, malapit ng tagulan, kaya nag-iipon ng pagkain. Sinisecure nila ang kanilang sarili, ang kanilang langgam kingdom para pagdating ng ulan, wala silang problema sa pagkain. May we learn from the ants, kapatid. Bago man tagulan, secured na ang kanilang kakainin sa buong rainy season. Tayo, alam na natin, June, July, pagdating na ng September, pagdating ng bagong taon, siguradong darating na naman June, July, August. Every year, and then pare-pareho na lang sitwasyon natin, mangungutang, tapos walang mangyari, kawawa, walang makain, and all these things. Pare-pareho na lang ba every year? That's why God is telling us. That's why hanggang ngayon, ganyan pa rin ang kalagayan mo. Hanggang ngayon, nabubuhay ka sa... Hanggang ngayon, puro
hirap. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin ang kalaang sitwasyon mo. Pareho-pareho sitwasyon, year after year, weeks after weeks, month after month, pareho-pareho na lang. And God is telling us, you have stayed long enough. Hoy, gising, did you not come to yours? Hanggang ngayon, talo na. Hanggang ngayon, sablay. Hanggang ngayon, biktima ka pa rin ng cellphone na nang pinapanood mo, walang ginagawa, pare-pareho na lang, cycle, routine ng buhay mo. Hoy! Gising, sabi ni Lord. And then sabi niya, break camp. Go! And advance to the hill country of the Amorites and on. And then sabi niya, verse 8, see, I have given you the land. Sabi niya, go in and take possession. The question is, do you see the land that God has promised to you, has given to you? Do you see your destiny? Do you see your dream? Do you see your dream clearly? Alam mo, maliit pa lang ako, may pangarap. Na, ganyan din kayo eh. Alam niyo ba na noong ako'y nasa ibabaw ng Kalabaw, dahil malapit kami sa Clark Air Base, pinapanood ko yung mga eroplano, na nangangarap ako, someday makakasakay ko ng eroplano. And then dadaan ako, pag-uwi na ako, dadaan ako sa mga executive villa na mga BP, mga mayaman doon sa Pampanga Sugar Mill. Malapit kami sa pinakamalaking central, sugar central sa buong Pampanga, ang sa amin eh. Okay? Meron silang executive villa sa mga executive doon. Meron silang golf course. Meron silang, sasabihin natin, ng parang country club. Yan. Pagka dumadaan ako dyan, sabi ko, someday magkakaroon ako ng magandang bahay. And then dadaan yung kotse. Pagka dumaan ang kotse, libre ang pulbos. Okay? Puro alikabok eh. Someday magkakaroon din ako ng kotse. And then pag kami event doon, bukas kasi ang country club, ang daming pagkain. Nanonood na lang kasi mayroon silang celebration, nanonood ka lang. Someday magkakaroon ako maraming pagkain and all these things. I was a young boy dreaming for this. And then dahil kumakain kami ng, biro mo, ilang kami magkakapatid, isang mangga lang. Tapos chichap ng tatay ko ang mangga. Dahil ako lang mag-isang lalaki, ingit na mga kapatid ko sa akin ang buto. Isang pamilya, including our parents, sabihin na natin 12-13, ating mga katulong, hati-hati sila sa mangga, sa akin ang buto. Habang inangat-ngat ko yung buto, sabi ko, Diyos ko, kailan kaya ako kakain ng buong mangga? And then, kakatay ng manok si inang, bibilangin niya yung pagkatay niya, yung pagpiraso, eh, marami kami. Kasi pagkain, hindi nirasyon ni inang yung sabaw ng manok at may nauna, ay wala kakainin na huli. Kaya nakarasyon yan. Ha? Tapos sasabihin ko, maliit lang na party na piraso ng manok eh. Iniisip-isip ko, Diyos ko, kailan kaya kakain ng buong manok? Ganun lang po. No? Ganun lang po. And then, mag-aral ka sa koleyo, alam mo ba na isa lang ang sapatos ko? Dalawa lang yata naging sapatos ko nung hanggang matapos po ako ng college in 5 years. Ha? Tapos, dalawa lang damit mo, pagsuot mo isa, laban mo kagad, yung isa ninakaw pa pagkatapos sa labhan. Ganun po kahira. And then, makita mo ang mga kamag-anak mo, bubuksan nila yung closet nila, buksan yung uncle ko, the same, ang dami niyang sapatos, ang dami niyang damit. Sabi ko, someday magkakaroon ako maraming sapatos, maraming damit, maraming sasakyan. Yun ay, dahil sa nakikita ko, nangangarap ako. Yan po. Dahil sa nakita ko yung aeroplano, nangarap. Nakita ko yung mga maganda bahay, nangarap. Kita ko yung mga sasakyan, nangarap. Kita ko yung mga damit, sapatos, nangarap po ako. Kita ko yung maraming pera sa mga uncle ko, sako-sako, dahil meron siyang nagpapaalis sa ibang bansa, meron siyang recruiting agency. Alam niyo po ba, sako-sako po 'yon.
Ha? Nakita ko po yun. Sabi ko, someday, kakaroon ako maraming pera. Yung nakikita ko, it activates my dream. It activates me to dream. Kaya noon pa ayokong makita yung kalungkutan eh. Dahil naapektuhan ako eh. Nakita ko yung kasamaan, apektado ako eh. Ayokong makita yon. Gusto kong makita yung magaganda at nangangarap ako. Kaya mga kapatid, kung nakita mo sitwasyon yung kawawa, eh dapat mangarap ka na gumanda naman ang sitwasyon mo, di ba? Kung mahirap ka, mangarap ka na guminhawa ka naman. Kung sakitan ka, mangarap ka na gumaling ka naman. Kung may problema ang pamilya, mangarap na maayos naman ang problema. Ang pamilya, di po ba? Kung maliit ang bahay mo, mangarap naman na magkaroon ng kahit na malaki ng konti, di ba? Kung wala kang sakyan, mangarap ka na magkaroon ng sakyan, ha? So, kung hindi ka nag-aral, mangarap ka na makapag-aral ka. And these are my simple dream in life. Pero alam mo, natutunan ko, pangarap na walang ginagawa, bangungot ang resulta. Kaya, sa mga magulang ko na nagsikap kami lahat nag-aral, talagang we work hard sa aming pag-aaral. That's why we treasured our profession. Ang naaming natapos because pinaghirapan ito eh. Talagang pinaglaban namin kahit walang makain, tama-tama lang, kahit mabigay lang ang matrikula para matapos, ay grabe po hanggang makapagtapos kami. Na-born again kami, nakilala namin si Lord, nalaman namin ang sikreto, pinagsumikapang gawin. Yan po, dahil sa pananalig, pagsunod, at pagtatapat at yung sipagtiyaga at matuto lahat ang mga sikreto kung paano humawak ng pera, kung paano gumastos, kung paano mag-save, mag-sip-sip kay Lord, na-discovery po lahat. Alam niyo po yung aking mga pangarap nung ako'y maliit, eh, nahigitan pa po nang ako ay nakakilala kay Lord, nang ako ay natuto mag-sip-sip kay Lord, na natuto magtapat kay Lord, higit pa sa aking pinangarap. Higit pa sa aking ninais na mangyari ang pinagkaloob ng Diyos. Ganyan po kabuti si Lord. Ganyan po katapat si Lord. Ganyan po kadakila si Lord. Walang imposible talaga. Kaya huwag lang kayo manalig. Magsikap kayo, magtiyaga, matuto kayong humawak ng pera. Malaman yung sikreto kung paano umulat, umasenso, yumaman, magkaroon ng pera. Hindi lang nangangarap, kailangan malaman nyo ang sikreto kung paano mag-multiply, kung paano lumago at maranasan ang lahat ng ito. I am not a smart guy like you, but I am a very observant person. I learn more with what I see. That's why kahit na tahimik lang ako, pinagmamasdan ko po, hindi nyo alam, I learn a lot with what I am seeing. Kaya sabi ni Lord, see, I have given you the land. The question is, do you see the land that God has given you? Can you see it? Can you see it? Can you see your dream? A clear dream? Can you see your future house? Can you see your future car? Can you see your future 5 years from now? Kung kayo estudyante, 10 years from now, what do you see? Because what you see 5 years, 10 years from now, right now, it will dictate you today. Kung anong nakikita nyo ngayon, ang siya mag-motivate, ang siya magtutulak sa lahat ng mangyayari sa nakita nyo. Ngayon, kung wala kayo nakita, walang motivation po. Walang inspiration, walang motivation, walang sense of purpose. Wala kang dahilan kung bakit ka gigising sa umaga. Wala kang nakita eh. Pero pagka meron kang nakita sa iyong pangarap, maliwanag ang pangarap mo na ikaw ay isang, sabihin natin, educator or engineer or doctor or nurses or carpintero or foreman o whatever na masabi natin na yan ang magiging papel mo sa buhay kung ikaw ay maging expert, the best, at mag-high level ka, ay talagang higit pa sa iyong pangarap ang mararating mo. Kaya
it's so important to see. Because what you see is what you will get. There is power in what you see. That's why in Proverbs chapter, I think 29 verse 18, where there is no vision, sa NIV kasi prophecy, pero sa, I think in King James Version, where there is no vision, the people will perish. Yan po, 29 verse 18 ng Proverbs, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Bakit? Makikita niya. Yung vision po is the vision of your purpose and of your destiny. This is the dream in your life. Nakita mo. At hindi galing kanino man yan, nilagay ng Diyos sa puso mo. Malit ka pa lang. Yung pangarap mo, nilagay ng Diyos sa puso mo. At ang matutunan mo ngayong may edad ka na, kung wala ang Diyos, hindi mangyayari ang pangarap sa buhay. Kung wala ang Diyos, hindi mangyayari ang pangarap sa buhay. At kung nagkaroon ka ng maling barkada, wawasakin ng maling barkada ang pangarap mo. Ilalayo ka niya sa Diyos, ilalayo ka niya sa pangarap mo, ilalayo ka niya sa pamilya mo. Pero pagka ang Diyos ang inuna mo, hindi lang maayos ang buhay mo, pati ng buong pangarap mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, pangarap mo ng bahay at lupa, ng sasakyan, higit pa doon kayang ipagkalob ng Diyos. Kaya where there is no vision, you will perish. Papapahamak ka. Wala kang nakikita eh. Wala kang sense of direction. Wala kang purpose. Wala kang dream. Wala kang destiny na maliwanag na nakikita mo. Pero kung kayo, pagka nakita mo to at pinagsumikapan mo magtiwala at magsipsip at magsikap at pinaglaban mo at ipinaglaban mo kasi there are many challenges, there are many problems, there are many obstacles, pero hindi ka bumigay kagaya ni Joseph, tinapon na sa balon because of his dream to be the leader in the future. The wealth could not contain it. Binenta siya sa Egypt, but slavery could not contain him. He was thrown in prison, but prison could not contain him. Why? He saw his dream. And he believes in his dream. And he fought for his dream. Then after 13 years, he became the prime minister of Egypt. 13 years of struggles. But he believed. He never gave up, never quit, because he saw his vision. See, I have given you the land. Go and take possession. It is so important to see your dream. It is so important to see your destiny. Because what you see is what you'll get. There is power in what you see. Amen po ba? Ituloy na lang natin bukas. Alam ko, sabik na kayo sa mensaheng ito. Pero, mga kapatid, abangan ang susunod na kabanata. See you bukas, July the 15th. Sweldo na naman bukas. Kaya, kasaya na naman kayo, ha? Kaya, sikap lang. Never give up. Don't lose hope. Fight. Okay? See you bukas. Thank you for joining us. And let's hear if there are many announcements. Maraming salamat po, Bishop Frank. Ikaw na. Okay, so, napaka-powerful na mensahe ng Panginoon. Syempre, hindi tayo matatapos sa ating programa ngayong araw na ito na hindi natin nababati naman ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang birthday. Syempre, unang-una sa lahat dyan, birthday ng aking kapatid ngayon. Wow! Si Jean Bandasan Alog. Happy birthday, Ate Jean! Jean, happy birthday sa iyo. Ito yung tumayong nanay namin eh. Nung kami ay maagang naulila sa ina. Wow. Ito yung kasunod ko. Jean, happy birthday. Alam ko, kahit birthday mo ngayon, nasa trabaho ka. Nasaan ka man ngayon, enjoy this day. Amen. At pagpalain ka lalo ng Panginoon, woo! Kapatid ko. I love you. And also, birthday ngayong araw na ito,
ni Luigi Patricio. Luigi, happy, happy birthday. Ganun din kay Tech Pacon. Tech Pacon, happy, happy birthday. Remedios Eugenio Rolando Salalila. Happy, happy birthday po sa inyo. Maripe Galestre Robert Valdez. No, at birthday din pala ni Pastor Jun Evasco. Ngayon, at saka yung isa pang pastor, sina? Si Pastor Reynold Aguas. Uy! Ang Pet Malong pastor. No, diyan sa may parting norte. Woo! No, Pastor Reynold Aguas, happy happy birthday po. Ganon din kay Jemmy Landingen. Happy happy birthday! Woo! At meron pang isang pastor dito na nagbe-birthday, si Pastor Eliseo Aquino Zaragoza. Woy! Happy happy birthday po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen. At ganun din po sa mga nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo. Sino man po kayo, enjoy this day. Pinagpala ng Panginoon ang araw na ito, kaya lasapin natin ang kabutihan ng Panginoon sa buong maghapong ito. At siyempre, bukas, yun! No? Pinapa-announce ni Pastor Boyet, humanda daw kayo dahil pinaghahandaan niyang mabuti ang Bible quiz tomorrow. Tomorrow po, no? Pastor Boyet, saan daw sila maghahanda? Anong libro ang kanilang babasahin? Ayan, tawagin na natin si Pastor Boyet para siya na mag-announce. Ayon sa aming pag-aaral. Yun! Sabi ni Professor Patrick at ni Rabbi Banjo, yun! Balikan po natin ang gospel! Hoy! So, oh, anong gospel daw? Ang kanilang review? Umpisa natin siyempre sa Matthew. Matthew, yeah, Matthew yan. Yun. Okay. Matthew. Ang copyrights natin yun. Oh, baka ano naman sila. Professor... Professor Pat, 1 to 4. 1 to 4. Chapter 1 to 4. Ay, matindi to. No? Ah, matindi to. Napakasimple lang. Mukhang napakasimple lang ng Matthew. Pero, huwag kayong ano. Kayo makakasiguro kasi ibang mag-isip si Pastor Boyet. Malikot ang isip nito. At no? Sa... at sinani pwersa ni Professor Patrick. Ayun. Okay. Sige. Sige, masodan. Meron ka ba? Masodan. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kasama natin ang Diyos. Kay saya-saya ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko. Hindi nagbabago. Wala. Isa pa. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kasama natin ang Diyos.